In this video ay maghuhul tayo ng mga pang-bullet journal na related kay Vincent Van Gogh. Painting ng portrait niya, ituturo ko din yung step-by-step letter cutting ng September, reproduction ng wheat field with cypresses, at marami pang iba! Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay September Journal. Ang theme natin ngayon ay Van Gogh. And actually, minessage ulit ako ni Ate Miles na bibigyan ulit niya ako ng mga pang-journal. Pero, hindi na ako kasi napaka-generous niya. Ayoko naman masyadong abusuin. And also, disclaimer lang ay, yung mga previous videos natin about sa journal, na-mention ko dun na halos pare-pares lang yung format na ginagawa ko. Naiiba lang yung mga design, yung theme natin. May tatanggalin man akong unti or idadagdag. Dinedepende ka rin sa needs ko. At sa mga nandiyo-journal, then comment nyo down below kung ano yung theme nyo for this month. So, let's start the video. Dalawang shop yung pinabilan ko nito. Ililink ko down below sa description box kung saan ko sila nabili. Ito, isa ng laman nito. Ito yung ma-cute. Wait lang, tanggalin ko muna din to. Ito lahat ng binili ko. Ayan siya, yung sunflower. 10 pieces. Ito yung painting ni Van Gogh na sunflower at ito yung palette. Ayan yung sunflower. Ay, parehas. 10 pieces. Ah, nagulat naman ako. Kala ko pare-parehas na ganito. Meron tayong The Starry Night. Ito yung mga palette. And, hindi ko na to alam. May cypress. Generic lang yung alam ko eh, no? At, meron din tayong floral. Ang next one naman ay itong note paper. 3 pieces. Hindi pala siya matiga. Note paper nakalagay. Pero, sticker pala siya. For example, itong Starry Night. May mga circle-circle siyang ganyan. Pwede mong kunin. Parang piece ng painting. Oh, ganyan. Diba? Panto balik. Ang next one ay itong guestbook. Tapos, pwede mong sticky note na ganyan. Ito naman ay washi tapes na ano sa painting din ni Van Gogh. Ang neat ah. Ay! Laki naman ito. Oh, yun oh. Parang kasing laki na ng pinky ko. Meron tayong isang malaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tignan nga natin to kung ano yung mga nanditong painting. Ito, yan, mga landscape na gawa din ni Vincent Van Gogh. Ay! Ayan, paulit. Ay! Oh my God! Ay! Maganda to pang lagay sa gilid-gilid. Bumili rin ako ng washi tape kasi ito mga printed yung washi tapes na yan eh. Ito, pang balance lang. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 10 paper clip. Marami akong clip dyan. Ayan o. Kaso, yun nga, gusto ko yung gold. Nag-i-inerty ako, diba? Makute-cute na ganyan. Habang nag-journal tayo, lalagyan natin to sa gilid. So, mag-i-start na tayo dito mag-sketching. Ang gagawin ko, dahil may reference tayo, ay yung key point system. Ewan ko kung may system yun. Alam niyo yung Tune Me Art Challenge natin. Ganun yung ginawa ko ditong pagsukat ng proportion. And if you want to use grid, wala namang problema dun. Yung iba kasi ay medyo feel nila ay para silang nag-cheat kasi nga nag-grid sila. Again, tool yun. Actually, yun nga, ginagamit yun even sa mga professional painter. At even yung mga old masters natin, eh sila nga nagpauso nun, diba? Kung gusto nyo na mas precise yung kamukhang-kamukha talaga, pwede kayong gumamit ng ruler. Ayan, nakikita nyo na yung structure ng face natin pag duduktong-duktongin natin yan. Like, dito ay may pa... Ano man tawag dito yung paano yung forehead niya, yung hairline, parang may pa U, ganyan. At ito yun sa pa 3/4 yung face niya, which is na okay na okay sa akin, pabor na pabor kasi nga favorite. Bago tayo maglagay ng facial features niya ay uunahin muna natin yung mga basic shapes na makikita dito. Ito yung katawan niya. Then, dito naman tayo sa attire niya. And masasabi mo kung anong era sila, kung kailan, depende rin sa style, sa fashion. Kasi diba, kada era, kada panahon ay may mga usang fashion. Maybe dito ko na lang ilalagay yung moon. Which is na dito naman talaga nakalagay sa painting. At makes sense kasi dito sa reference photo ni Van Gogh, nandito yung source ng light, natatamaan to, lighter yan. Yun kapag sinabi mo kasi Van Gogh inspired, iniisip mo ka agad tong Starry Night, eh, no? Hindi to mawawala.
sunflower kasi ito yung mga pinaka-distinct sa kanya. Hindi ko na siya masyadong lilinisan kasi nga gouache yung gagamitin natin. Opaque medium naman to. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Una muna natin gagawin ay yung background. Ang ginagamit kong brush ay flat brush size 2. Ito, nagbibenta ako nito sa Shopee. Popromote ko na nun. If ever na interested kayo kung ano yung ginagamit kong brush. And mula nang nareview ko to, ito na yung ginagamit kong brushes. Makikita nyo naman sa mga videos na ginagawa natin na ito yung ginagamit ko. Ang ginagawa ko ay pa-stroke-stroke na ganyan na. Ang dami kong ginawang video na to. Paulit-ulit ako. Na mga broken lines yung gagawin natin. Para pa siyang mga kuto na gumagapang. Sa mga nagtatanong kung natuyo ba tong Himig gouache, as of now, hindi pa siya totally dry na dry yung top niya. Ayan o, para siyang butter na natuyo. Pero yun nga, matutuyo din to eventually eh. So, ang gagawin natin dito ay yung calendar at yung letter. This time ay ituturo ko sa inyo kung paano to gawin. I-fold natin to into 4. 1 and 2. Okay? Kasi ito yung magsisilbing guidelines natin. Kung ayaw nyo ng tupi-tupi, pwede kayo gumamit ng ruler. 1 at 2. Tutupiin na horizontal at pa-vertical. At pag binuksan nyo, ayan na yung guidelines natin. Magsisimula tayo sa S. Ito yung pinakaharapan. Itutupi natin ng 1 at patupi natin ng paganyan. And then dito, gagawa tayo ng pa-curve line dyan. Paganyan. Bubuksan natin para siyang oval. Yung pinakagitna niyan, guguntingin natin hanggang sa isang box lang ah. Pagupit ng ganyan at ku-curve tayo. Dediretsuhin natin yan dito sa isang row na yan. Magtatapos tayo dito sa last row na to. Okay? And then, gagawa ulit tayo ng pa-curve. At pa-curve ulit. Mabagal to ah, para masundan nyo. Isang straight na ganyan. At hindi ko man na puputulin. Dito sa pinaka-gitna ng row natin, curve tayo ng ganyan. Isang derecho. Puputuli na natin yon. Ito na yung ulo ng S natin. Next ay yung buntot niya. Para siyang serena. Uulitin lang natin. Isang row na ganyan. Gagawa tayo ng curve. Kukurve ulit. Kukurve. Gagawa tayo ng butas. Dito sa gitna nito. Yan. I-leave natin yan. And then kukurve tayo dito sa pinaka-outer. Okay, ayan. Ito na yung letter S natin. Don't worry dito sa E kasi madali na lang to. Ito yung gitna ah, kasi kapag ito yung nagupit nyo, mali yun. Iba yung lalabas na eklavo dyan. Hindi siya magbumukhang letter E. Dito sa pinakagitna ng row na yan, gugupit tayo ng isang straight line. At iiwan natin tong isang column na yan. I-straight tayo, pero hanggang gitna lang ah. Huwag yung sasagarin. Straight line na ganyan. Tapusin natin hanggang dulo. Gugupitin lang natin tong isang box na to. And bubuksan natin, meron na tayong letter E. Dito naman sa letter P, naka-open lang siyang ganyan. Sa first column na yan, gugupitin natin yan hanggang sa gitna. Second step ay dito naman sa pinakagitna niyan, isasagad natin dun sa ginupit natin. So parang ginupit lang natin tong square na to. Tutupi natin, gagawa muna tayo ng curve line dito. Pa-curve line dyan. Sa second niyan ay yung tatapyasan natin. Pa-curve, straight. Okay, dito huwag yung i-curve ah, straight lang yan. Diyan, at gupitin natin dito. Tatanggalin natin yung ginupit natin. Meron na tayong letter T. Itong letter T, madali lang to. Kayang-kaya nyo to. Finold natin sa gitna, pa-vertical. Gupitin natin ng straight. Tapos mag-iiwan tayo ng isang row sa yung pinakataas. At tanggalin na natin. Meron na tayong letter T. Itong M naman ay itutupi din natin ng pa- vertical. Isang straight line. Titira natin yung pinakaulo, yung isang row dyan. Gupitin natin yung isang box dyan. And pa-vertical hanggang dun sa top row. Para ito yung, anong tawag dyan? The width ng M. Babalik ta rin natin. Tatapyasin natin pa diagonal ito. Ayan. So pagbukas natin, meron na tayong letter
M. Itong V naman, tutupiin natin ng pa-crosswise at isa pa. Kasi dalawa yung butas nito eh. Dito ay gagawa tayo ng pa-curve. Ganyan. Sa gitna niyan, gagawa rin tayo ng pinakabutas. Pa-curve, pa-straight. Medyo makapal tong paper, just ang liit pa, kaya medyo mahirap. Ayan. At gugupitin natin itong paganyan. Okay? Siguro ang pangat na ito. Crumple yung paper eh. Bubuksan natin. Ito na yung letter B. Ah, okay lang naman pala. Last letter ay yung R. Katulad lang to ng P na may lawit dito. Paganyan. And then, isang column dito. Pa-diagonal ulit hanggang sa pinaka-gitna. Ayan. Gawin nyo lang yung ginawa nyo sa letter P. Curve muna. And then, butas nito. Pa-curve. Isang straight. And then, cut. Bubuksan natin. Meron na tayong letter R. September. Dito naman sa part na to, sa left, dun sa gastos ay yung almond blossoms. Dito naman sa right ay yung sunflowers. And natatandaan ko yata mga 2000 plus na mga oil painting, watercolor, drawings, yung mga ginawa niya. During sa 10 years lang yun ah. Kasi 27 years old siya nung magsimula siya magpainting. And then yun, tuloy-tuloy yun, non-stop yun sa 10 years niya. Dito naman ay nilagay ko lang yung washi tape na iba't ibang painting ni Van Gogh. And then yung note, tapos paglalagay ako dyan ng something na goal, yung mga summary ng month natin. Sa part na ito ay yung reproduction ng wheat field with cypresses. At medyo tinatamad na rin ako magpainting. Ang dami ko kasing pinipaint ng first page, nagpaint tayo ng sunflower, at ito, kaya yun, papucho-pucho na lang yung pagpapainting ko dito. Ang hinanap kong quotes ay mula kay Vincent Van Gogh. Ang sabi niya ay, "How can I be useful? Of what service can I be? There is something inside me. What can it be?" Syempre gusto natin na may pakinabang tayo sa mundo, di ba? Pero minsan, hindi pa natin kilala yung sarili natin. So, kailangan muna nating tuklasin yung mga kakayahan, talent, at yung mga bagay na ikinasasaya natin bago natin magamit o mai-offer sa iba. Ako nung bata ako, attracted ako sa iba't ibang bagay. Kung ano lang yung maisipan ko, parang happy-go-lucky lang. And then, habang nagkakaroon na tayo ng experience, nagkakaedad, nakakapag-realize, at nakikilala natin yung sarili natin, ako, gusto kong gumawa ng art. At hindi lang para sa akin, gusto ko ring i-share yung knowledge ko kahit man hindi ako yung pinaka-pinakamagaling. I just want to help and share kasi masaya ako sa ginagawa ko, kaya maybe kapag share ko sa iba, mahanap din nila yung kasiyahan nila dito. So yun. Para sa lahat, happy creating! That's it for this video. At comment down below kung ano yung sa tingin nyo na in-next nating theme. And also, like our Facebook page. Follow nyo rin ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!